Hi guys, it's me again, Chriselle, and welcome to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna share with you my first travel in Manila after 9 months. So, ayun nga, 9 months. So, simula nung March, nung nag-start yung pandemic, pinauwi na rin kami sa work. And until now, hindi pa rin kami pinababalik. Siyempre, for safety na rin namin at for safety na rin ng family namin. So, ayun. Pwede naman kami mag-work from home. So, ayun, sa mga hindi nakakaalam, nag-work ako sa Makati and dun din ako nagto-dorm. So, kaya ako pupunta ng Manila ngayon, hindi dahil sa work, kundi kukunin ko yung mga gamit ko sa dorm. So, 9 months na rin naka-imbak yung mga gamit ko dun sa dorm at kukunin ko na siya today. So, ngayon lang kasi, syempre, baka nga hindi pa safe mag-travel and wala rin kaming sasakyan na pang-travel sa Manila. So, magko-commute lang tayo. So, the travel time from here to Pasay is approximately 2 hours. Kung walang traffic, it's 1.5 hour. Then, Pasay to Makati is 30 to 45 minutes. So, ayun. Time check, it's past 7 o'clock na, 7 o'clock a.m. and medyo late na dahil medyo mahaba pa yung biyahe. So, paglalabas tayo ng bahay, guys, syempre, di mawawala ang face mask and face shield. So, nire-require na rin kasi siya sa bus na kailangan naka-face shield natin. So, guys, samahan niyo ako sa pag-travel natin sa Manila! Thank you.
Nandito na ulit kami sa terminal at pauwi na kami. Ayan, hindi ko na siya masyadong na-vlog kasi pagkababa namin ng bus kanina, nag-jeep kami, tapos from Pasay to Makati, nag-taxi na kami. So, ayun. So, yung taxi na sinakyan namin, pinuusap ko na si Kuya'ng taxi na ihatid na rin kami dito sa terminal ulit. Taxi na kami kanina kasi syempre para safe na rin at syempre para hindi masyado ma-expose sa labas. So dapat dadaan pa ako ng office kaso hindi na ako nakadaan kasi nakataxi na kami kanina. At iikot-ikot pa kasi nga mahirap yung pasikot-ikot sa Makati. Ulan kasi kanina eh kaya nag-taxi na kami. Nakamiss mag-commute, nakamiss rin mag-Manila, nakamiss yung Manila, nakamiss rin yung Makati. Ayan. Lalo na sa pag-commute, pagpaluwas ng Manila yun. Tapos Monday na madaling araw, gising ka. Tapos para lumuwas, tapos jacket na jacket kami, dala ka pa. Balabal kasi sobrang lamig talaga sa bus. Tapos, alam mo yun, pag mga Monday, talagang traffic, kaya makakatulog ka na pag-ismo muna sa Manila ka dahil. Mga ganon. Yung mga nakakamiss sa pag-commute. Tapos pag Friday naman, pag-uwian, ganon. Talagang standing, sobrang traffic, sobrang daming pasahero. Bandang mga 30 to 1 hour ka pa makakaupo sa bus, ganon. So, ayun, nakakamiss lang mag-commute ulit, nakakamiss mag-Makati. Nakita nyo kanina yung nakita nyo kanina sa video. Balik na ulit sa traffic, sa EDSA. Ayan. So, diba nung mga nakaraan, nung mga nag-lockdown, talagang wala talagang sasakyan. Pero ngayon, traffic na ulit, guys. At kung makikita nyo rin kanina dun sa video ko sa bus, ayun, na-maintain naman yung social distancing pa rin. At kailangan naka-face shield talaga at naka-face mask. So, sa jeep, ganun din naman, pati sa taxi. So, talaga may cover yung driver's seat. So, ayun. This is the new normal na. Sanay din tayo sa ganitong sitwasyon. Sa mga nagbabalak mag-commute papuntang Manila, ayan. Siyempre, makakalimutan yung face shield, face mask, and alcohol nyo para safety nyo na rin. And for social distancing sa iba. And safe na naman mag-travel. Basta, doble ingat pa din. Siyempre, hindi natin alam yung kalaban natin. So, ayun lang guys. Kakain lang kami. Tapos, pauwi na rin kami. So, ayun guys. Pauwi na kami. And, kukuha lang kami ng ticket. Tapos, ayun. Pauwi na rin kami pa Tagaytay. Ayun lang, I hope you like this video. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. And click the notification bell na rin para updated guys mga videos namin. So, yun lang. Thanks for watching!